dito naman po tayo ngayon sa Phase 1 Dolomite Sun area. Ayan, kanina malinis na no, ito mga bagong dating na lang ito, yung mga napapadpad ngayon ng mga basura at water hyacinth. Ayan, ang dami rin pong ano, nakikita natin ang mga maliliit na isda. Ayan, nag-itlugan sila rito, dito sila nagpapalaki. Ayan, dyan may mga tumatalong ding isda. Yan na, bago na lang po dating nito mga basura na to. May bagyo pa sa atin. Ano. Buti na lang hindi malakas ang alon ngayon. No? Kahit na may bagyo nga paparating. Ayun, may ano dun, no? May ibon, may tagak. So ito yung mga dolomite pebbles na nila inanano pinatag. Kahit pa paano po malinis-linis na tong area dito. Ito bagong dating na lang tong mga ano, mga water hyacinth ano. Ang ganda ng ibon. No? Malinaw yung tubig. Kaya nga lang ito mga bagong paparating na ano, na basura at water hyacinth. Ito kung ba't kulay ito, meron po nakalatag dito na ano, na textile ano, YouTube textile. Ito pa, malinis naman. Yan, lakad-lakad po muna tayo. Kuha na natin itong ibon dito. Namamasyal siya dito sa ano, sa may dolomite sand kasi maraming maliliit na isda dyan. Ayan, kumukha siya ng makakain. Eh, mga bagong dating ito, mga water hyacinth. So kanina wala na itong mga ito eh. Linaw ng tubig. Oh. Itong mga water hyacinth, bago lang itong nakarating ngayon dito. Kanina wala na, nalinis na yung mga dumating kanina. No? Okay, naririyan na naman po yung mga nagtitraining dito sa ano,
dito sa Manila Bay. I think mga coast guard dito, no? Nung nakaraan, nakuhanan din natin sila. Ayan, mainam nga at ano, kung ito ay sanay para mabantayan ito ng husto, no? Itong Manila Bay. Sana nga kung may ilang metro, kung hanggang saan lang dapat dapat mangisda ating mga kababayan, ano, para yung mga isda po dito may chance pa na dumami palalo. Since nung inumpisahan na po yung paglilinis dito, tinitingnan na dumarami mga isda rito. Kaya sana itong area na to maging ano, no, ground para sa itlugan, o kaya papalaki yung mga isda para dumami at lahat naman tayo makikinabang dito. Yan, sana merong ilang metro kung hanggang saan lang dapat yung ating mga mangingisda. Ang malawak pa naman po ito, mga kababayan. So ang dami na rin nilang natatapos na, no, J-tube mattress, oh. So ngayon sa may Abad Outfall, naroon na po yung barge at yung mga tauhan doon naglalata ganun yung mattress na yan doon sa HDP pipe. So ang ganda ng proseso nila, iba yung sistema na ginawa nila kaysa sa naunang contractor. Mabilis din yung gawa nila, no? Kahapon nga, ano lang yun, no? After lunch, talagang naihatid ka agad doon yung mga HDP pipe. Malaki po nang in-improve, ano, dito, mga kababayan. Saka hindi na mabaho. Yung bagay, yung normal na dagat na po yung amoy natin. Hindi na siya masangsang. Although, from time to time, marami pa rin napapadpad, ano, hanggat hindi pa rin po talaga kakaroon ng disiplina ating mga kababayan kung saan-saan na lang po nagtatapon. Ay marami pa rin pong napapadpad na basura dito, especially kapag kahabagat at yung panahon din ng mga, ano, yung mga water hyacinth na napapadpad dito. Yung guys, especially galing pa ng ano, no, Laguna Dibay, tas daraan sa may Pasig River hanggang sa dito na po makakarating, no, naaanod na po dito. Wow. Ay, yung mga nagtatalo ng isda. Ayan, no, naririyan yung mga Coast Guard dyan, oh. Nagtitraining sila dyan. Training po yung mga Coast Guard. Ayan, ang dami po nila dyan. So natanggal na yung ano dito, yung mahabang tubo. Naroon na po sa ano, sa Estero de Abad Outfall. Pero meron pang ano ito, maliit na tubo rito ngayon. Ayan, okay.
So ito naman yung view dito, no? Ito yung sa may comfort room. Ayan, at halos mabilis din nilang nailagay na yung mga bubong. Ayan, at mga ilang araw lang po ay magkakaroon na to ng pintura. Maayos na po yung mga partition dyan sa loob. At abalang-abala na po yung mga tao dyan gumagawa po sa comfort room. Once again, meron po tayong dalawang comfort room and shower facility dito po sa Baywalk. Isa nga po dito malapit sa embassy. At sa pa doon sa may Estero de Abad Outfall, yung malapit naman sa may Manila Yacht Club. So ito po sa may phase 2. Kahit nalinis na po ngayon, ano, may mga parating na naman ng mga basura. Yan galing from iba't ibang lugar. Pero kahit pa paano po, thanks God at malinis na.